how to fix no internet connection. So ayun nga, may time frame ang technical support ng PLDT para pumunta sa bahay nyo para ayusin ang wifi nyo. Pero bago kayo tumawag sa kanila, pag wala kayong internet sa bahay, try nyo muna tong dalawang steps na ito. These two steps will really help before you call PLDT. Okay? So just do this by yourself without calling PLDT. So unang-una, power off. So lay, let me just turn off the light here. Okay, so you can see all the lights. Yeah, so basically, the power up power button here, the back, you can just press it. Okay, and at the same time, you can unplug. Okay. This is the power source. Okay, maybe wait for 5 seconds before plugging it back in. Okay, then turn on. Let's wait for all the lights to come back. That's the first one, okay? Then try to reconnect all your devices. Check if you have internet connection. Pumunta kayo sa Google, YouTube, kung nakaka-play ng videos. Siyempre, hintayin nyo muna mag-ilaw lahat ng green lights dyan. Okay, ayan, nagbi-blink yung internet light, ibig sabihin may internet. Ayan. So connect nyo, pag wala pa rin, sunod na gagawin nyo ay ito. Papakita ko sa inyo. Meron tayo ditong reset button. So gagamit tayo ng pin. So, paano mag-reset ng modem? Pag ginawa nitong prosesong ito, magma-master reset ang modem. Ibig sabihin, yung password nyo, yung username na ginawa nyo sa admin page ng or sa website ng PLDT, magiging default na. So, kung gumawa kayo ng password na iba, magiging default password. Ang default password ay makikita dito sa likod ng modem. Pating username. Yan. Yan ah, yan. So, nandyan. Pating yung username at password ng admin. Admin pa din. Admin tapos 1, 2, 3, 4. So, perform natin ang master reset. Okay. Pasok nyo lang to. Yan. Magkiklik to ah. Kung i-diin lang natin. Yan, nag-click. Mga 5 to 8 seconds. Gawin natin 8 seconds. Okay. Tapos release. Okay. At papansin nyo, isa-isang mawawala ang mga ilaw. So, yung prosesong yan, yan, nagma-master reset na yung modem. Hintayin natin makabalik yung ilaw. Mga 30 seconds. So, ayan na guys. Nagbi-blink-blink yung internet light. Tsaka yung LAN. May nakakunik kasi akong laptop sa LAN. Tsaka yung phone, connected siya. So, basically lahat ng lights naka-on. Kasi pag may red light, kahit anong red light dyan, ibig sabihin nun, may problema sa connection ng hardware. Tulad nito. Kaya yan, mga LOS red light, yan ang dahilan dyan madalas. Or dito, sa connection dito. Papunta dun sa likod. Okay. So, nagawa na natin power off, power on yung proseso kanina, first step to fix no internet issue. And then next is pag hindi pa rin gumana yung power off, power on, ginawa natin yung master reset
Tapos, dahil ginawa natin yun, nagiging default lahat ng password at username. So, kailangan nyong i-reconnect yung phone nyo gamit ang username at password sa likod. Okay. Yan. So, pag hindi pa rin gumana, third option is, eto, dial 171. Kahit sa phone nyo lang pwede. Libre yan. Walang bayad yan. Dial using your phone. Okay guys, sana may natutunan kayo ngayon sa video na ito. At magkikita-kita ulit tayo. Pag may mga katanungan kayo, comment down below. Tawagan nyo ako para i-guide kayo sa basic troubleshooting ng modem. Kahit anong modem, applicable yun. Sa Converge, Globe, Smart, kahit ano. So for now, PLDT lang muna tayo dahil yeah, PLDT naman na meron ako eh. Okay? Okay guys, so may mga link sa description below na pwede niyong tingnan mga iba't ibang issue ng modem natin, ng wifi. Minsan mga LOS red light nandito, mga LOS oh. O ngayon walang LOS red light, ibig sabihin good to go, walang problema sa panel dun sa likod o kaya dito. Okay, so that's all for now. Wait for the next video for some other tips how to manage your PLDT Wi-Fi. Peace out. See you guys in my next video.